Sa punto pong ito, makakapanayam natin ngayon si DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Magandang umaga po sa inyo, Usec. Si Raffy Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang hapon, Raffy, at magandang hapon sa lahat na kikinigin sa Balitang Hali. Good morning po. Yung DOH daw po yung tutukoy kung anong alert level yung ipatutupad sa mga piling lugar, paano po yung magiging sistema ng pagtukoy rito? Ano ibig sabihin, Raffy? Hindi ko nakuha yung tanong mo. Opo, yung sa ipapatupad daw po ng mga granular lockdowns, yung DOH daw po ang magpapatupad pipili ko po paano yung sistema rito. Ano ang gagawin po ninyo patungkol dito? Alam mo yung Raffy, ito na yung ginagawa po ng nung sinasabi na re-recommend ng IATF doon pa na itong granular lockdown mas epektibo to compared sa city-wide or sa province-wide lockdown. Kasi alam natin yung mga city-wide at saka yung mga hard lockdown, hindi siya sustainable socio-economically, no? Mahirap. Although hindi na natin yung ma-achieve talaga yung zero COVID talaga. Kaya ang nangyayari po, napapansin natin, after magkaroon tayo ng mga city-wide or hard lockdown, tumataas pa rin yung number of cases. Itong granular lockdown ho, parang focus to. Ito yung strategy na medyo focus talaga sa mga areas na kailangan talaga magkaroon ng isang medyo hard lockdown sa barangay o sa street. So ang magpapatupad po talaga nito, Raffy, ay ang local government unit kasi alam nila kung saan ang clustering ng mga infection ng Delta variant. So itong kung alam nila na may clustering sa isang barangay o isang kalsada, kailangan nila ho masarap po yan. Kailangan i-lockdown nila. Of course, kailangan nila magbigay ng assistance sa mga tao naka-lockdown. Pero kung ang pag-implementation talaga nito, nasa local government unit. Sek, ano yung criteria para dito kung kailan ila-lockdown yung particular na area? Ayan ang hinihintay pa namin, Raffy, no? Kasi ang implementation niya sa local government unit at sa magsasabi sila kung ano yung mga areas na kailangan masabi natin na level 1, level 2, level 3, at saka level 4. Kasi yung level 4, yun yung isang locality sa isang community o sa barangay na medyo kailangan talaga na hard lockdown. At saka yung level 1 naman, yun yung pwedeng magkaroon ng business na halimbawa open yung kanilang mga gusali doon ng mga businesses kasi nasa level 1 category siya. Usec, punta naman po tayo sa ICU bed occupancy. Sabi po 75% na sa buong bansa yung occupied para sa mga ICU beds. Paano po nyo ito tinutugunan? Tama yun, Raffy. Alam mo, mataas na rin ang intensive care utilization, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. In fact, ang napalawak natin ang intensive care beds natin sa allocation at saka sa mga bagong field hospitals na ginawa natin. Ano? So sa umpisa ng January, meron lang tayong siguro mga 730 ICU. Pero ngayon, meron na tayong mga 1,496. Ano? Medyo nadoble na yon. Pero alam mo, ang admission ngayon sa NCR, lalong-lalo na sa dito sa intensive care unit, nag-a-admit na ngayon ng mga 1,061 patients po yan. So ang pool lang natin is 1,496, kaya na highly critical yan. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, meron pa yung mga hospital na hindi pa natatapos yung kanilang mga modular unit. Isa yan ang Las Piñas, meron silang 36 units po yan na modular hospital para sa moderate and severe na mabubuksan na ho nila yan sa by tomorrow. Tapos meron pa tayong ongoing na matatapos na rin sa National Mental Health Institution, modular hospital at saka isolation facility, siguro aabot ang mga 150 beds. So kailangan talaga namin tapusin na yung mga pinagagawa namin since last year, although ang iba nabuksan naman kasi alam namin na talagang tumataas ang number of cases ngayon. Mm-hmm. May karagdagan pa pong tanong ang aking partner na si Connie. Tech, magandang umaga po. Connie, good afternoon. Good afternoon. Babala po ng Octa Research, maaring pumalo pa nga ho yung COVID cases kapag itutuloy ho itong pag-aalis nga ng travel ban sa 10 bansa. Lalo na po sa India na may sinasabing misteryosong kaso daw ng lagnat sa mga bata na nangyayari doon. Ano ho ang ating reaksyon dyan? Yung travel ban na ba yan, na-listed yan. Kasi alam naman natin na ang
Bureau of Quarantine. Pinaghihigpitan talaga ang isolation, testing, and before ma-release yung passenger coming from abroad. So importante lang naman talaga na hindi sila makakalusot na sa Bureau of Quarantine, na kung pwede ang pag dumating ho sila, ma-quarantine ka agad, ma-test for a number of days para bago ho i-release ng sa local government unit. Okay, yung panawagan po na time out, no, na hinihiling po ng mga healthcare workers dahil sila daw yung nasasagad na rin sa trabaho nila. Papaano ho ba natin yan tinitignan ngayon para mabigyan ho sila ng kaukulang tulong? Isa sa mga ginagawa ngayon ng Department of Health sa kanilang local government unit, talaga parang matulungan to pag mayroon talagang magandang implementation ng granular lockdown. Kasi yung granular lockdowns kasi, alam ng LGU kung sino yung positive at maka-contact trace nila. Mm. Kung mabilis ang kanilang pag-test, trace, at saka isolate in less than 48 hours, bababa talaga yung mga kaso. At saka tinitingnan na namin yung mga hospitals na nangangailangan po ng mga tulong sa mga healthcare workers, kasi nag-recruit na rin kami ngayon for additional healthcare workers para ma-augment ang kanilang manpower. At saka yung mga hospitals din sa mga provinces, nagbibigay na kami ng resources ng mga lalong-lalo na intensive care units, kagaya ng high flow nasal catheters at saka ventilators at saka mga monitors. So ito yung ginagawa namin para at least makagawa ng servisyo para sa mga severe and critical patients. Marami pong salamat sa inyong oras sa Undersecretary Leopoldo Vega ng DOH. Maraming salamat, Rafi and Pony. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.